Okay, magandang araw po sa inyo lahat, no? So, meron katanungan dito sa ating grupo na dapat ba hotdog lahat ng trunk sa clamp or wrap style. So, para po sa kaalaman ng lahat, usually po, kapag tinawag nating hotdog ang trunko, yan yung diretso, yung walang sayaw, or walang tapering. Okay. So, medyo general yung sagot, pero pipilitin ko po itong maipaliwanag ng maayos. Okay. So, bago po natin sagutin yan, balik muna po tayo dun sa basic style. Alam po natin na meron tayong tatlong basic style, which is napaliwanag ko na po yan sa mga nakaraan. No, yung formal upright, slanting, cascade. Under formal upright, meron tayong informal upright. Okay. Naipaliwanag ko na po yan. So, isang tanong, bakit nga ba meron ibang style ng bonsai? No? So, ang sagot po dyan is dahil po sa geography at topography. Yan po ang rason kung bakit meron tayong iba't ibang style na bonsai. No, yan, geography at topography. Palagay ko is alam naman po natin kung ano ang ibig sabihin ng geography at topography. Okay. Rules of nature, dapat tapered po lahat ng trunko ng ating bonsai. So, dapat is tapered. Sabihin, malaki is papaliit. Okay. Paliwanag ko lang po, no, kung ano itong mga kulay-kulay na nandito. Green, ito po yung green, yan yung foliage. Yung black, yan yung trunko. At yung blue, yung paso. Okay. Balik tayo dun sa tanong, no? Okay. So, dapat, kung mapapansin nyo, no, base sa aking paliwanag, so, dapat hindi hotdog ang ating clamp or wrap style. So, dapat nagtitapered po siya. Kasi nga, di ba, ang sabi nga ng iba, ang bonsai is exaggeration ng puno sa wild. Kumbaga, ini-exaggerate mo yung pagka-tapering niya base sa nature. Ibig sabihin, kapag ang sanga is tumubo, bago siya mag-taper is napakahaba. So, napakahaba ng kanyang tapering bago siya umigsi. So, yan ini-exaggerate po natin. Ganun din po sa trunko. Okay. Minsan, meron po tayo nakikitang mga nabibili na materials na diretso lang siya. Then, magpo-polish tayo, okay na, tapos na. Diyan po lumalabas o makikita kung minadali ang puno o hindi. Okay, minsan, makakabili tayo ng clamp na materials and then apex na, sanga na. No? So, minsan nakakalimutan natin yung ituloy, yung major line o yung mga linya na palagi kong sinasabi sa inyo. For example, this one, no? So, dapat itutuloy mo siya yung linya, yung orange, no? Itutuloy mo muna yung linya para mag-tapered yung mga, ibig sabihin, yung major line, yung linya, o yung mga trunko, itutuloy mo muna, huwag mo muna gawing sanga para mag-tapered. So, ibig sabihin, huwag biglang tumubo lang, then gagawin mo ng sanga. So, ang mangyari nun is walang tapering. No, doon sa mga gumagawa ng bonsai is malalaman niya, no? Alam nila kung ano ibig ko sabihin. So, dapat i-continue muna o may continuation yung mga major line o yung mga linya ng trunko, no? Medyo mahirap ipaliwanag sa video. Dapat meron tayong subject o na talagang bonsai, no? So, dapat ganito siya, tapering, no? Tapering. So, ang susunod is dapat ba is hotdog o yung diretso, no? So, balikan natin 'to, no. Ito yung tinatawag nating formal upright. Kung mapapansin niyo, dito siya din drawing sa patag. Medyo
excuse me. Hindi siya nasa bundok pero nandito banda siya. Ibig sabihin, kapag itong punon to is natumba, no? Ang tubo niya is sarap, no? Sarap is medyo diretso din siya. Sabi kasi diretso itong trunko, ibig sabihin, tumumba siya, karaniwan magiging tubo niya is padiretso din. Kaya nga yung importante, alam mo yung geography at topography. Dahil nga yung tungkol sa weather, kaya nga bumabalok ang ibang puno, nag-iiba yung weather o yung mga labas na forces o yung mga bagyo, mga hangin, nag-iiba siya kapag nandito sa iba siya pag nandito sa Patag at iba rin pag nasa bundok. For example, this one, no? Itong literati. Okay, huwag natin nalilat. Itong informal upright. Kapag ito is bumagsak at naging rough, so ibig sabihin, ang sanga niya o yung mga trunko niya is parang liku-liku din. So, napaka-importante kasi alam niyo itong basic, eh, no? So, ganoon din sa clump. Ang clump, pag tumubo dito sa parting to, is karaniwan diretso. Pero, kung titignan natin, tapered pa rin yung mga sanga din drawing ni Jan Naka. Ganoon din dito, no? No, kapag ang clump o yung kunyari buto ng bayabas tumubo dito at nag-clump, ang ano niya is parang informal upright din. So hindi siya diretsong-diretso. Depende 'yan sa geography at topography. So ang clump at rough is depende 'yan, no, sa gustong sabihin ng artist. No, kapag kayo nakakuha ng diretsong clump o rough style, no, so malamang dito siya tumubo. So dapat ang branching nyo o yung trunko din is karamihan diretso. Kapag dito kayo malapit sa bangin, so dapat masunod din yung trunko o liku-liko at pati mga sangang gagawin nyo is liku-liko din. So depende 'yan sa presentation. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, no. Palagi dapat makuha ng viewer ang ibig sabihin ng artist. So dapat ang bonsai is may kwento. Hindi siya basta-basta ginagawa. Dapat 'yan maipahihwating nyo sa viewer kung ano ang gusto ninyong sabihin sa mga viewer. Kapag ang clump is tumubo dito sa parting to, so iba ang gawa dyan sa bangin. Kapag ang clump naman is tumubo dito sa bandang lowland, iba din ang yari. So depende ngayon yan kung papaano siya gawin. For example, ang clump, no, tumubo dito sa bandang taas. So pwede siya maging windswept. No, ganun din ang rough. Pag tumubo sa banda rito sa taas, pwede maging rough na windswept o pwedeng clump na windswept. So, depende ngayon yan kung ano ang nire-represent nyo dito sa geography at topography. No? So, medyo technical ang pagpaliwanag. Sana is nakuha nyo ang ibig kong sabihin tungkol doon sa paggawa o sa question ng isang miyembro natin na dapat ba is hotdog. No? Kasi pag sinabing hotdog, usually, karaniwan niya is diretso at walang tapering. So, dapat tapered talaga ang lahat ng trunko ng ating bonsai. Dahil nga, sinasabi is rules of nature, dapat yan is pumapailalim tayo sa rules of nature. Sana makatulong itong video nito sa atin.